Inaasahang haharap si dismissed Banban Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa Lunes matapos aprobahan ng Korte sa Tarlac ang hiling ni Senadora Riza Ontiveros. Sa PNP Custodial Center, mananatili ngayon si Guo habang dinidinig ng Tarlac Regional Trial Court ang kasong graft and corruption laban sa kanya. May report si Joseph Moro. Paglabag pa lamang ng Pilipinas pasado alauna ng madaling araw, sinilbihan na agad ng arestwaran sa dismissed Mayor Alice Guo para sa kasong graft and corruption na inilabas ng korte sa Tarlac. Maging ang Bureau of Immigration, isinilbi ang mission order laban kay Guo na naharap sa immigration violations. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be held against you in the court of law. Sa mailalim si Guo sa documentation, booking procedure at medical examination. Dinala siya sa PNP Custodial Center. Nakasuot na ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee si Guo nang iharap sa media. Ang kanyang nakapos na mga kamay nakatakip ng puting tela. Mailapat na katalikod si Guo sa halos kabuuan ng press con. Sa isang punto, kinausap pa siya ni Abalos para humarap sa mga kamera. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Sa PNP Custodial Center, nananatili si Guo alinsunod sa commitment order ng Korte sa Tarlac kung saan naharap siya sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mula Camp Crame, iniharap ang dating alkalde sa Tarlac Regional Trial Court Branch 109. Bailable ang mga kaso pero hindi nagpiyansa si Guo. We see no reason for that considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Habang paalis ng korte, naging emosyonal ang ilang taga-suporta ni Guo nang makita siya. Kasalukuyan nakadetain si Guo sa parehong cell ng ginamit ni dating Senadora Leila De Lima noon. May maliit na kama, mesa at CR. Walang aircon pero may electric fan. Bawal ang gadgets. Tulad ng ibang detainees, may schedule na kailangang sundin para sa mga bibisita. Pero tanong ni Senador Riza Ontiveros, bakit sa PNP at hindi sa Senado nakadetain si Guo? Dapat sa Senado muna siya maidetain. Ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Yung warrant of arrest na inisyo po ng RTC kapas po takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate po. Tanong pa ni Ontiveros, sinadya ba ng DILG na maghain ng mahinang kaso para makuha nitong kustodiya ni Guo? Dapat daw sandigan bayan ang may hawak sa mga kaso ng high profile na opisyal tulad ni Guo. Sagot ng DILG, hindi ito naghain ng endorsement ng kaso sa Tarlac RTC kundi ang Office of the Ombudsman. Alinsunod umano yan sa isang bagong batas ayon kay Interior Undersecretary Juan Victor Llamas. Bago nito, sa Ombudsman naghain ng reklamo ang DILG. Samantala, simula si Ontiveros sa Tarlac RTC at pinagbigyan naman ito ang hiling na iharap si Alice Guo sa Senado Lunes ng umaga. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hiling sa Lunes. Only pictures siya doon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.